Hawak na ng pulisya ang lalaki inireklamo ng panggagahasa sa sariling kapatid na 7 taong gulang lang. Saksi, si Emil Sumang. Ito, magaling ka niyo ba? 110 yan, lalaki. Sa meat shop na ito sa Marikina, inaresto ng mga pulis ang 19-anyos na tindero na si Elias Tugo. Daba! Si Elias Tugo, isa sa 3 inisyo ka ng warrant of arrest ng korte dahil sa kasong rape. Magkakamag-anak yung 3 suspect dyan sa rape na yan. Tapos ang biktima ko? Ang biktima ay minor. Ayon sa CIDG, ang biktima ay 7 taong gulang niyang kapatid. Pero lumalabas umano na pinagsamantalahan din ang biktima ng kanyang tuhin at pinsan na ngayon nananatiling at large. Marina mang itinanggi ng suspect ang krimen. Wala po. Anong pagpapatunay mo na ikaw ay walang sala? Ano wala. Ebidensya? Wala po ako doon nangyari ang krimen po. Nasaan ka? Maynila po. Sa Argao, Cebu, arestado rin ang 49-anyos na lalaki matapos namang ireklamo ng panggagahasa ng sariling anak. Base sa investigasyon ng pulisya, pumasok sa kwarto ng 14-anyos na biktimang suspect noong April 14 saka ginawa ang kahalayan na ulit paraw ito sa sumunod na araw. Hindi na nakatiis ang dalagita at nagsumbong sa kanyang kapatid na babae at lola. Nahuli na ang suspect na maring itinanggi ang paratang. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumang, ilang inyo. Saksi! Pinimbisigahan ng Department of Justice ang panawagan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa AFP na i-withdraw ang suporta nila sa Pangulo. Partikular na inaalam kung maitutunan itong sedition, inciting to sedition o rebellion. Handa naman daw si Alvarez na harapin ang imbestigasyon pero binigyan din niya ang pagbanggit ng mapayapang paraan sa kanyang panawagan. Punto pa ng kongresista, walang naganap na karasan na isa sa mga elemento ng sedition, kaya hindi raw siya nababahala sa investigasyon. Pinaimbestigahan na rin ng Philippine Navy ang mga pahayag ni Alvarez na isang Marine Reservist na may ranggong Colonel. Programang Layag WPS, inilunsad ng BIFAR at Department of Agriculture para matiyak na mapakikinabangan ng mga Pilipino ang yamang dagat ng West Philippine Sea. Bahagi ng programang iyan ang pagbibigay ng 2 bangkang pangisda at 1 steel-hulled na barko sa mga mangingisda mula sa Zambales at Ilocos. Sa ilalim ng programa, hindi na lang magbabantay ang Philippine Coast Guard at magbibigay ng fuel subsidy ang BIFAR, kundi titiyakin din na may sapat na kagamitan at training ang mga mangingisdang Pinoy. Matapos ipamigay ang mga bagong fishing asset, naglayag ang beneficiaries para subukan ang mga bagong bangka. Pagpapakita rin daw ito na mga Pilipino ang dapat makinabang sa yamang dagat ng bansa. Barko ng Philippine Coast Guard lalaho sa unang pagkakataon sa balikatan exercises na gagawin ngayong taon. Kasama nila na maglalayag mula Puerto Princesa, Palawan, ang mga barko ng Amerika, Australia at France sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayaw namang kumpirmahin ng AFP kung dadaan sila sa bahagi ng EEZ kung saan namumugad ang China Coast Guard. Pero ang sabi noon ng AFP, aabot ang aktibidad sa dulo ng EEZ ng Pilipinas sa may bahagi ng Palawan. Singapore, walang kinakampihan, pero nababahala sa epekto ng tensyon sa South China Sea. Tugon niya ng kanilang foreign minister ng matano, kaugnay ng mga aksyon ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea at South China Sea. Sa gitna ng tensyon, tiniyak ng Singapore na lalong lalakas ang kooperasyon nito at ng Pilipinas sa defense at maritime security. Sa huling bahagi ng Abril o sa unang linggo ng Mayo, nakatakdang bumalik sa Singapore si Pangulong Bongbong Marcos para sa International Institute for Strategic Studies. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Tiniyak ng Embahada ng Iran na malapit na palayain ng 4 na tripulanteng Pinoy ng MSC Aris. Yan ang barkong kinubkob ng Iran sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan nila at ng Israel. Saksi, si Sandra Giraldo.
Nakatanggap ng pagtitiyak ang Department of Foreign Affairs na malapit nang palayain ng gobyerno ng Iran ang apat na Pilipinong crew member ng container ship ng MSC Aris. Noong Sabado, sinamsam ng mga Iranian authorities ang barko at 25 crew nito sa Strait of Hormuz para sa umunay maritime violations at sa paniwalang may kaugnayan ito sa bansang Israel. Ang sinabi ng sa amin ng embahada ng Iran dito so far, pati dun sa kanila, they will be released very soon. Lahat sila, hindi lang yung apat na Pilipino. Pero tingnan natin kung magkakatotoo at pipilitin natin. Nasa mabuting kalagayan din daw ang apat at pinayagan ang mga ito na makausap ang kanilang mga pamilya. Bawat isa sa apat, binigyan ng pagkakataon na makakontak, makatawag sa kanilang pamilya isang oras pa. Nila kinausap yung mga pamilya nila rito. So, ibig sabihin, hindi sila pinatra itong preso parang mga hostage. Ayon sa misis ng isa sa mga Pinoy na hiniling na itago ang kanyang pagkakakilanlan, nakausap na raw niya ang kabiyak kagabi. Tinangka niyong tawagan ang mister ninyo? Nakakausap niyo pa ho ba siya? Kagabi lang po, sir. Sabi niya, sir, okay lang po sila. Naka-duty, nakakain. Hindi yung naka-hosted sila. Hindi, may guard siya lang. Ayon naman sa Department of Migrant Workers o DMW, sakay pa rin ang MSC Aris ang mga Pinoy at ngayon ay naka-anchor sa Port of Iran. They've taken taken to their normal duties on board the ship as directed by their captain on the ship. And They also have been told by Iranians who came on board that they will soon be released. Nakausap na rin ang DMW ang manning agency na nag-deploy sa apat na Pinoy. May ugnayan na rin sa mga kaanak ng seafarers ang DMW at OWA o Overseas Workers Welfare Administration. Tuloy raw ang sweldo ng mga ito na matatanggap ng pamilya sa Pilipinas. Bukod pa sa pagbibigay ng psychosocial counseling, sinabi rin ni Kakdak na inirekomenda ng Pilipinas sa International Bargaining Forum na ideklarang high-risk area ang Strait of Hormuz kung saan nangyari ang insidente. Magkakaroon din kaming recommendation na gano'n. Kasi pangalawa na ito this year, di ba, yung St. Nicholas. And that's one reason, by the way, why we hope that the MSC Aris seafarers will be released soon, because the St. Nicholas seafarers, 18 of them, Filipinos, were also safely released. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. 40 degrees Celsius, ganyan po kataas ang maximum daytime temperature na naitala sa Echague, Isabela kahapon. Pinakamataas ito sa buong bansa ngayong 2024. Ayon sa PAGASA, iba pa yan sa heat index o damang init, kung saan isinasama ang datos ng humidity o yung dami ng water vapor sa hangin at maaaring mas mataas sa maximum daytime temperature. Kanina, 15 lugar ang nagtala ng danger level na heat index. Pinakamataas ang 46 degrees Celsius heat index sa Aborlan, Palawan. Saksi, si Maki Pulido. Abril pa lang pero nahigitan na ng ilang lugar sa bansa ang extreme temperature forecast ng PAGASA. Kahapon nagtala ng 40 degrees Celsius sa Echague, Isabela, lampas sa 39.7 degrees na forecast para sa Northern Luzon. Ito ang pinakamataas na maximum daytime temperature ngayong taon. 39.6 degrees naman sa Camiling Tarlac, lampas sa 39.4 degrees na forecast para sa Lowland Luzon. Naitala na rin ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong taon. 36.9 degrees kahapon sa Naiya, Pasay City, lampas sa 36.8 degrees na forecast. Sa Mayo pa, ang kasagsagan ng tag-init kaya maaaring mas uminit pa ang panahon. As early as April naramdaman natin, so ibig sabihin ko, possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum daytime temperature. Kaya sabi ng PAGASA, merong 50-50 chance na umabot ng 42.2 degrees ang maximum daytime temperature sa susunod na buwan. Pinag-aaralan ito ngayon ng PAGASA at magbibigay sila ng update sa susunod na linggo. Maximum daytime temperature pa lang ito, hindi pa heat index o ang ramdam na init na maaaring mas mataas kesa sa recorded temperature. Yung heat index, yan po ay depende
dun sa discomfort level ng tao. So, ibig sabihin, iba-iba po yun. Pero yung maximum daytime temperature, yan po yung naiitala ng ating mga instrumento. Sa ganitong init, laging payo ng health experts, umiwas magbabad sa araw, uminom ng maraming tubig at huwag kalimutang uminom ng maintenance medicine. Sa Mangaldan National High School sa Pangasinan, inagahan ang pasok ng mga bata para tuloy ang face-to-face classes. 6:30 a.m. hanggang 10 a.m. na ang schedule ng face-to-face at pagdating ng hapon, ipatutupad ang modular learning. Napakahirap po sa mga guro na i-follow up yung pagmo-monitor nila sa asynchronous. So, ibig sabihin, sa oras na yon from 6:30, ito rin yung pagkakataon na yung mga bata ay nabibigyan ng mga module. At the same time, nagsasubmit din yung mga bata ng kanilang mga activities. Walang choice si Mas Roor na nagbebenta ng mga damit mula sa itinutulak niyang kariton. Mainit, masakit sa ulo, tsaka masakit sa mata yung sobrang init. Mainit naman, pero mas mainit kasi yung ano ng ano. Kaysa sa naka-jacket ka, hindi naman ganong, mas mainit talaga yung ano, araw, sikat ng araw. Lumililim naman daw siya kung may pagkakataon at mas maraming tubig ang iniinom. Kailangan lang magtiis para masuportahan ang mga magulang. Kailangan pa rin talaga magtinda. Kahit sabihin pa nila na mainit, tiisin na lang. Hindi ka nga naanuhan ng araw, wala ka naman pera, wala kang kikitain. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, pati po sa summer capital of the Philippines na Baguio City, dama ang mainit na panahon. Ay sa pag-asa, pumapalo lang sa 28 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura roon ngayong Abril. At maraming araw din daw na ganun kataas ang temperatura sa Baguio. Sa madaling araw na lang muna mararanasan ang hanggang 18 degrees Celsius na ginaw. Dagdag pa ng pag-asa, nakaka-apekto rin sa damang init ang dami ng tao sa isang lugar. Na-impound ang tatlong kolorum na jeepney na sumali sa rally ng mga transport group. Natikitan din ang ilang jeepney driver. Saksi si Joseph Morong. Naluha na lamang ang ilang nakirali ng policing sa Welcome Rotunda kung saan magdamagan sila ng protesta kontra sa konsolidasyon ng mga traditional na jeepney. Mawawala na nga ng kabuhayan kung hindi makapag-consolidate sa April 30 deadline. Natikitan pa sila kaya magmumulta. Hindi tumupad sa usapan! Aalis kami, naaalis kami. Ang sa amin, aalis kami, magdi-disperse na kami ng kusa para lang sa ganon ay makaalis na kami. Eh, panggigipit na naman po itong ginawa po sa atin. In-impound din ang tatlong jeepney kolorum na sumali sa rally. Ayon pa sa LTFRB, kilala na rin daw nila ang 37 jeepney sumali. Hanggang 12 sa mga ito ay kolorum ayon sa LTFRB. Ang iba ay prangkisa pa pero nanganganib na mawalan din ang prangkisa. On April 30, kung sila ay nag-consolidate, baka masuspindi sila for joining a rally or pag totally hindi na ho nag-consolidate yan, tanggal na po ang prangkisa nila automatic. Ikalawang araw ito ng tigil pasada pero hindi ramdam ng ilang commuter sa Metro Manila. Okay naman, wala mga problema. Wala na po mong sasakyan, bibira lang po. Normal din ang transportasyon sa Iloilo City. Gayun din sa Talisay, Negros Occidental. Kahit pa daan-daan jeepney roon ang nanawagan ding i-extend ang April 30 deadline. Para sa Transportation Department, bigo ang strike na maparalisa ang mga transportasyon. They were successful in creating traffic, no? Pero we were able to prove to them that the government is ready to address the transport issues, no? Kahapon, nakasagabal sa trapiko ang protesta sa Commonwealth Avenue, pati sa bahagi ng East Avenue na nasa harap ng LTFRB office. At sa Welcome Rotunda, kaya pinag-aaralan ng DOTR kung maaaring sampahan ng reklamo ang mga nakirali. Ang nakita namin yung obstruction, which created traffic. Meron naman silang right talaga na ipaglaban yung kanilang karapatan, no? Pero wag naman sanang maapektuhan yung mga traveling public natin. Handa raw harapin ng grupong manibela ang reklamo pero sa gitna ng pagsisi sa kanila sa traffic, sabi nito, traffic pa rin kahit anong gawin. Ngayong hindi na ipepreno ng gobyerno ang consolidation na bahagi ng POV modernization program, manghuhuli na ng mga kolorum ng mga jeep ang LTO simula May 1 pagkatapos ng April 30 na deadline. Yung founding areas namin, tiniklear ko namin.
Para sa mga bibili pa lamang ng mga modern jeepney, papakiusapan ng DOTR ang mga manufacturer na diskwentuhan ang mga 2 milyong piso nilang unit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.